Pwede naman siya tumakas din. Oo, sabi ni Sir Jan. Oo, sabi ni Sir Jan. Pasigenyo, magandang araw. Ngayong umaga, isinasagawa ang Oplan Kaayusan sa Guanio Compound, Barangay Maybunga. Dumating na ang alkalde na si Vico Soto at ang kongresista na si Roman Romulo upang inspeksyonin itong Oplan Kaayusan. Kahapon ang Oplan ay isinagawa sa talaga po. Opo. Good morning po, ako po. Good morning. Ulitin lamang po natin, kahapon isinagawa ang Oplan Kaayusan sa Barangay Bagong Ilog at ngayon naman ay sa Hello po Kag. Sa Barangay Maybunga. Ngayon ay nakikipagkamustahan na po si Mayor Vico at si Congressman Roman sa mga residente dito sa Guanio Compound. Patuloy na proyekto ng lokal na pamahalaan ang Oplan Kaayusan dito sa Pasig, kung saan ang layunin ay masiguradong maayos ang bawat lugar dito sa lungsod. Kasama sa isinasagawa sa Oplan Kaayusan ay ang pagde-declog ng mga drainage, ang trimming ng mga puno, pagtatanggal ng mga salasalabit na wiring o yung mga dead wire po ay tinatanggal din. Kasama din dito ang repainting ng mga pader, ng mga kalsada at ganun din ng mga poste. Good morning po. Maliban pa sa ating mga binanggit, kasama din dito ang paglalagay na o pagpapalit ng mga ilaw sa mga poste ng mga LED lights kung kinakailangan sa lugar. Maliban dyan, ang pag-aaspalto ng mga kalsada, kapag kakailangan na rin ayusin yung sa mga sidewalk, kasama po yan sa Oplan Kaayusan. Kasama din sa Oplan Kaayusan team, ang engineering department, ang solid waste management office, ganun din ang parks and playgrounds, ang sendro, ang Peace and Order Department, Traffic Parking Management Office, ang Anti-Dengue Task Force. Matagal nang isinasagawa ang Oplan Kaayusan dito sa lungsod ng Pasig at tuloy-tuloy ito mula Lunes hanggang Biyernes. Mas personal na nakakausap ng mga opisyales ng lungsod ang mga Pasigenyo sa pamamagitan ng Oplan Kaayusan at maliban dyan maging ang mga barangay officials at ang HOA. Simula dun sa unahang bahagi nitong kahabaan ng Guanio Compound, nakita na natin ang OK team na nagsasagawa ng paglilinis at pag-aayos dito sa lugar. May mga kanal na tanggal po ang takip sa kasulukuyan at tinatanggal yung mga nakabarang basura. Malawak ang daan dito sa Guanio Compound. May mga bahagi ng kalsada na inayos din. Atin ang nakita si Engineer Jeronimo at ganun din si Engineer Reyes. Kanina kinausap sila ni Mayor Vico at ni Kong Roman upang magkaroon ng pagka-update o report kaugnay nga dito sa isinasagawang Oplan Kaayusan. Good morning po.
Nandito na rin po ang kapitan ng Barangay Maybunga na si Barok Alvarez at ganun din po ang kagawad po ng barangay ay mga kasama na rin po niya. Nakita natin ang mga city sweeper na nililinis o nililigpit itong mga halaman sa gilid o yung mga damo na kailangan lang tanggalin. Kasalukuyang kausap ni Congressman Roman, si Cap Barok. May mga bahagi na rin dito nakita natin na bagong aspalto. Ang ilang mga residente ay naglalabasan upang silipin din ang mga opisyales. Ulitin lamang natin itong Oplan Kaayusan dito sa Barangay Maybunga, particularly sa Guanio Compound, ay sinasagawa sa kasalukuyan. Ang alkalde ng lungsod ay kausap ang mga barangay officials at ang engineering department. Idinudulog ng mga barangay officials ang kasalukuyang kalagayan dito sa kahabaan ng Guanio Compound. Ang Oplan Kaayusan muli ay patuloy na proyekto ng lokal na pamahalaan, katuwang ang mga kasama sa OK team. Nandito na rin po si Congressman Roman Romulo. Dumating po sila kanina at binaybay na rin ang kahabaan ng Guanio Compound. At ngayon naman ay nakikipag-usap si Mayor Vico sa mga barangay officials at sa engineering office. There are a lot of speculations on where you are headed next. Just to set the record straight, what's next for Vico Soto after your resignation from Action Democratico? Hindi bago yung resignation ko. Ngayon nyo lang siguro nabalitaan. Pero July pa yun. So, July, August, September, October, November, wala na akong sasabihin pa siguro at this point. Inform ko na lang kayo kung... Hindi, independent ako. Inform ko kayo kung may development. Sa ngayon, wala pa. Siguro kung magkaka-development, nangyari na yun in 4 months, di ba? Pero yan ang sinasabi ko, nag-focus ako dito sa Pasig. Sa ngayon, independent ako. Meron kaming local alliance na giting ng Pasig. I really have nothing much more to say other than what's already stated in the resignation letter. You haven't joined naman any political party, but did someone offer already? Honestly speaking. Meron, pero hindi ako interesado. Why?
I'm an advocate of stronger political parties and stronger political party system in the Philippines. Do you intend to craft your own political party? Kung wala naman akong plano, pero hindi ako sasali ng political party just for the sake of for my political gain. Hindi ako interesado. In the first place, alam mo, sa local politics, sadly, it's not that relevant. So, kumpara lang sa political gain, hindi ako sasali ng political party. I have nothing to gain from it. But the only reason that I might join a political party is if I really believe in the party principles, the party's ideology, and how the party is being run. And so far, wala pa kayong nakikitang ganun, sir? Wala. There are a lot of... Even if you observe or ask around, mahina talaga ang political party system sa Pilipinas. Diba? Hindi yan sekreto. Alam yan ng buong mundo. Sadly, that's the harsh reality. That's the harsh truth. We don't really have strong... We don't have a strong political party system in the Philippines. Sana may mga kongresista tayo na mag-file ng political party reform bills. Yan talaga ang kailangan natin sa Pilipinas. We need stronger political parties para hindi nagiging personality-based na ang politika sa Pilipinas. With weak political parties, you have no choice but to be personality-based. So, last question from me. Some of your key allies were also entered Action Democratico. Vice Mayor Dodot Jaworski, Councilor Angelo De Leon, Councilor Keen, will they stay with the party or did they exit? Hindi ko alam at sa totoo hindi namin napag-uusapan pa. So you can ask them. NPC sir, Tito Sen party. I already said I'm not interested in joining as of now. I'm not interested in joining any political party. So pero sa totoo alam niyo kaya hindi ako masyadong nag-a-announce. So ayoko man gumawa ng issue, ayoko nang pinag-uusapan tayo nationally. Tapos Naintindihan ko naman trabaho niyo 'yon. No? Naintindihan ko naman trabaho niyo 'yon. Pero kung ako lang, hindi ako mahilig sa national press, national attention. Hindi naman 'yan yung minasukan ko dito eh. But I understand hazard of the job, Ang hirap lang din minsan makukuha out of context, not necessarily by you or by reporters, pero syempre, iba hindi naman babasahin yung buong article, iba kung ano-anong speculation. I understand that's part of the job. As much as possible, hindi na ako nag-a-announce na mga ganyan-ganyan unless relevant para sa mga Pasigin. So, pasensya na kung hindi ako nag-a-announce minsan o hindi ako nagpapa-press release, hindi ako nagpapa-press con, but... Ganun lang talaga yung style natin dito. Gusto lang namin ng tahimik sana. Nakakover na naman ng national pero okay lang. Thank you. Pasensya na. Sorry, thank you. Okay lang. At yan po, yung pagbibigay ng detalye ni Mayor Vico Soto kaugnay sa kanyang resignation sa Action Demokratiko. Ayon po sa kanya, sa nauna ng post sa social media, kaya siya nag-resign sa Action Demokratiko dahil nga iba na yung political goals and ideals ayon sa kanya sa kanyang naging post. Maliban pa dyan, ilan sa mga karagdagang sinabi niya kaugnay dito sa kanyang resignation ay hindi niya to inilabas dahil nga ayaw na niya na mag-ingay pa kaugnay dito, June 2022, nagkaroon ng resignation letter na ipinasa si Mayor Vico sa Action Demokratiko. Sa kasalukuyan siya ay independente at wala pa so far plano na sa mama sa kahit anong political party. Kasalukuyan ay kausap na rin muli ni Mayor ang barangay official at ang ilan pang mga residente dito sa Guanio Compound. Patuloy ang pagpipintura naman ng engineering office. Ang mga city sweepers ay nililinis din ang paligid at yung mga nagkalat na basura at mga tuyong dahon.
Medyo mahaba din itong Guanio compound at iniikot nga ngayon ng alcalde. Kanina nandito si Congressman Roman Romulo. Kalimitan, kapag bumababa ang mga opisyalas ng lungsod para sa Oplan Kaayusan, kinukuha na oportunidad ito ng mga Pasigenyo upang maidulog. Magandang umaga po. Upang maidulog yung kanilang sitwasyon sa kanilang lugar. Patuloy ang pakikipag-usap ni Engineer Arta kay Mayor, nagbibigay ng update at kung ano pa yung magiging plano para sa Guanio compound. Ulitin lamang natin, matapos itong hundas na nagdaan, bagyong paeng simula kahapon ay muling ipinagpatuloy ang Oplan Kaayusan. Kahapon sa Hilltop, Barangay Bagong Ilog at ngayon naman po ay sa Guanio Compound sa Barangay Maybunga. Araw-araw po itong isinasagwa mula Lunes hanggang Biyernes kung saan OK Team ay may partikular na barangay na inaayos, partikular na bahagi ng isang barangay na inaayos dito sa lungsod ng Pasig. At ang mga opisyalas naman ay bumababa upang silipin o inspeksyonin nga ang proyekto. Kukunin na rin po natin ang pagkakataon na to upang magpasalamat sa mga nagpapadala ng stars tuwing tayo ay napapanood sa iNews Pasig. Maaari pa rin pong magpadala ng stars habang ito po ay libre pa. Muli, maraming salamat. Kasama pa rin po ang mga barangay officials ni Mayor Vico Soto sa pangunguna ni Cap Barok Alvarez at ilang mga residente po ay naglabasa na po para may ipasilip nga na lugar dito, kanilang inilalapit itong isang bahagi dito na dati na rin pong napuntahan nung nagkaroon ng Oplan Kaayusan na kalipas na ilang buwan. Kag, magandang umaga, Kag. Good morning, po. Ang OK Team ay binubuo ng engineering office, parks and playgrounds, ang Senro, Suamo, Peace and Order Department, TPMO, ang Anti-Dengue Task Force ay kasama rin po sa grupo ng Oplan Kaayusan. Ay, ang Maybunga po ay bahagi ng District 2 sa lungsod ng Pasig. Katabi po ito ng Kanyogan at ng Rosario. May bahagi rin po ito na kadugtong na ng Barangay Ugong ng District 1. Hindi rin ito ang unang pagkakataon
na ginawa o isinagawa, I mean, ang Oplan Kaayusan sa barangay ng Maybunga. Ang ilang mga residente naman ay nagpakita ng pagpapasalamat kaugnay nga dito sa mga isinasagawang Oplan Kaayusan. Hindi lamang dito sa barangay Maybunga, maging sa iba pang barangay. Pagkatapos na gawin ang okay sa Pasig, ang mga naninirahan dito ay nagpapasalamat sa isinagawang pagsasaayos nga sa kanilang lugar. Titingnan lang natin kung tayo ay may makakapanayam kaugnay dito sa okay sa Pasig na isinagawa nga dito sa Guanio Compound, Barangay Maybunga. At susubukan lamang natin kung ating makapanayam ang mga barangay officials. Oh, may ano ka? Subukan na lang natin ulit, hingan natin ng pahayag si Kagawad. Maikling pahayag mula kay Kagawad, kaugnay nga po dito. Siyempre, unang-una, gusto namin muli magpasalamat kay Mayor. Ano, sa pangalawang pagkakataon po dito sa aming compound, pumasok po ulit yung Oplan Kaayusan na napakalaking bagay po sa aming mga residente rito. Naayos po yung aming kalsada. Mabibigyan po ng solusyon yung pong matagal lang inireklamo, yung pong busted light na Mirarco, na matagal na rin po hindi napapakinabangan ngayon, no, na action ng puran. So madilim po dun? Madilim po dun. Pero may mga ilaw po na Meralco dyan na busted lahat. So sabi ni Mayor, ipapalaw tsaka ni Engineer Arta para po mabigyan liwanag yung daan. Okay. Yung po, pangalawang beses po din yata dito? Dito po, dito po sa kabila, yung pong kalyehon 12, 13, 14. Then this time dito po uli. Nakakasaya po na sa buwan pong ito, pangalawang pagkakataon po dito sa lugar namin na ano, si Mayor dito sa Oplan Kaayusan. Yun po, maraming salamat po kay Mayor, siyempre sa City Council, kay Vice Mayor Dudut, tsaka kay Congressman Roman Roman. Maraming salamat. Umaga po. Thank you po. May poson pala. At atin nga pong nahinga ng pahayag ang mga barangay officials dito sa Barangay Maybunga, si Kagawad Ray Poson. Ayon sa kanya, siya ay nagpapasalamat dahil ito ay pangalawang pagkakataon dito sa lugar na ito, magkadugtong ang Guanio at yung kalihon kung saan na isinagawa yung Oplan Kaayusan nitong mga nakalipas naman na linggo. Ang kanilang idinulog, ang priority ay yung busted lights nga daw po dito sa barangay. Particularly dito po sa Guanio Compound. Mula dito sa Maybunga, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.